Pakibati nga ang inyong katabi. Maligayang araw ng pagkabuhay mo, kapatid. Kasi po si Lord, matagal na pong buhay. Tanongin mo yung katabi mo, ikaw ba, nabuhay na? Di ba? Si Lord, buhay na. Baka tayo, nandun pa rin tayo sa patayang Diyos. Diba? Si Lord, nabuhay na. Pero baka po tayo, nabubuhay pa sa death na pinanggalingan natin. Tingnan mo yung katabi mo. Yung buhay ba niyan, may buhay? Amen. Sa biyaya po ng Lord, diba? Maraming salamat sa buhay. Amen. Sabi nga nila, ang sarap mabuhay. Sabihin nga natin, ang sarap mabuhay. Lakasan natin, ang sarap mabuhay. Yan. This is just a cliche, but you know, it is a declaration because there are other people na ayaw nang mabuhay. Diba? Meron po akong classmate nung grade 5. Okay naman siya. Isa siya sa breadwinner ng kanyang family. Grade 5 po kami noon, elementary. Pero pagdating namin ng first year high school, nabalitaan namin, nag-big-T pala. Minsan, hindi guarantee yung kasama natin sa araw-araw na sila pa rin yung kasama natin sa mga susunod na araw. Amen? Kaya pala lagi tayong sinasabihan ng Lord to preach life. Amen? Lagi tayong sinasabihan ng Lord na maging mapagmahal at laging i-channel ang pagmamahal ng Lord. O, tingnan mo ulit yung katabi mo. Mukha bang in love yan? Tingnan natin yung katabi natin, nahihiya pa tayo eh. Diba? Mukha bang in love yan? Amen! Diba? Sa Lord, amen. Diba? Sabi nga po nila, sabi sa kanta, the greatest love of all thou is loving yourself. Pero hindi po, because as you look at the Bible, before God told us to love our neighbor, ang first verse po ay, love the Lord your God. And the second is this, love your neighbor as yourself. Amen? So pag mahal natin ang Diyos at nararamdaman natin ang love ng Lord, napapasa natin ang pagmamahal. Kaya wala ritong nakasimangot. Amen. Tinan ang katabi, kahit kakaiyak lang yan, pwedeng umiti. Amen. Masaya po ba tayo? Amen. Yan. So ngayon po, magpatuloy tayo. So again and again, ako po ay nasa inyong harapan kasi po ang aking mga magulang ay nasa ibang lugar. Sila po ngayon ay nasa Laguna. Sila po ay ginagamit din ng Lord doon to preach God's Word. Kaya po, ako po ay naatasan na humalili sa kanilang absence. Sa kanila pong pagkawala ngayong araw na ito. So ngayon, pag-uusapan po natin ay of course, tungkol pa rin sa apoy. Hawakan mo nga yung katabi mo. Mainit ba o malamig? Tayong mga tao, we are warm-blooded. Okay? Ibig sabihin po, tayo ay nilikha talaga na may init sa katawan. Hindi tayo cold-blooded as opposed to other animals, okay, na nabubuhay sila sa taglamig. Pero tayo mga tao, kinreate tayo ng Lord na mainit. Amen? Na mainit. Kaya pala, kapag ang tao, especially kapag nasa Lord na, lalong nag-iinit, lalong nagiging on fire. Kaya, kung ganun ang normal, kapag pala meron tayong Jesus, pero tayo pa rin ay nang lalamig, may mali. Sabi mo sa katabi mo, may mali. Yeah, kasi hindi tayo ganun kinreate ng Lord. Ngayon po, ang pag-uusapan natin, sa panahon na malamig, paano magpaningas? Ayan. Sa panahon na malamig, paano gumawa ng fire? Okay? Ang ating po pag-uusapan ngayon ay nasa Acts 28:1-6. Ang title po nito ay Shake It Off, Build on Fire. Yan. Mamaya po makikita natin bakit kailangan mag-shake it off. Yan. Build on fire. Ito po ay tungkol sa story ni Paul. So, background lang. One day, Paul was arrested in Jerusalem. Okay? Sa sariling bayan kung saan sinilang si Jesus Christ, doon inaresto si Paul. Okay? Si Paul po ay isang manggagawa ng Panginoon. So, inaresto siya because he was preaching something different sa doktrina ng mga nandoon. Okay. So, just like what happened when Jesus was alive,
Akala nila yung pinipreach ni Paul is contradicting doon sa pinaniniwalaan ng mga pare. Okay? Nung mga high priests, nung mga priests sa time ng Israel. So, hinuli nila si Paul. And ito po yung map. Tingnan natin, no? Kasi yung pag-aaralan natin sa Acts 28. And before this, Paul actually traveled. Okay? Alam po natin na ang Jerusalem ay nasa Israel at ang Israel po ay nasaan? Anong kontinente? Yan, ang galing nyo. Tama po, nasa Asia. Yan. So, nasa Asia ang Jerusalem. And kung makikita po natin, ito pong taas na yon. Hindi po yun. Ito po, yan ang Asia. Okay? Ito po, hindi ko abot eh. Yung part na yon, pinakataas, yun po yung Asia. Okay? So, from there, dun po sa Maypula, yan ang Asia, magta-travel si Paul papuntang Italy. At ang Italy po ay nasa? Ang Rome po, mali. Ang Rome ay nasa? Oh. Yan. So, pupunta sila ng Italy. Bakit po? Kasi, inapil ni Paul yung kanyang kaso. So, siya po ay na inaresto. Siyempre, nag-press ng charges. Kumbaga, nagsampa ng kaso. Okay. Nagsampa ng kaso habang nandun siya sa Israel, nagsampa ng kaso sa kanya laban sa panunuligsa sa katuruan ng mga pare. Okay, diba? Parang nangyayari sa panahon ngayon. So, dahil inapil niya yung kanyang kaso, kasi po siya ay guilty, inapil niya yung case at pag nag-apila ka ng kaso, dadalhin ka kay Caesar. Katulad po ng nangyari kay Jesus Christ, diba? Umabot siya hanggang kay Caesar sa pinakataas. At si Caesar, ang Caesarea, ay nandoon po sa Italia. Nandoon yung mga highest priest. Okay? Doon siya huhukumin. Kaya from Asia, dumaan po sila ng Adramitium. Okay? Dumaan sila ng Adramitium. Pumunta sila sa Pamphylia, Cilicia, Cyprus. Ito po yan, yung red. Papunta sila sa Rome sana. Kaso, somewhere over here, na-stuck yung kanilang sinasakyang barko. Tumama sa sandbar. Okay, sandbar po is yung sand sa pagitan ng dalawang dagat. Okay. Tumama sila sa sandbar, so nagkaroon ng shipwreck. Okay, so dahil nagkaroon ng shipwreck, kinakailangan nilang bumaba, lumangoy, at yung pinakamalapit na shore, yung pinakamalapit na dalampasigan, ay Malta. Okay. At yun, punta po tayo sa Acts 28 verse 1. Once safely on shore, we found out that the island was called Malta. Okay, para lang po ma-realize natin gaano kahaba yung tinravel ni Paul dahil siya ay inaresto. Kasama niya po ang iba pang mga prisoners. Okay, nakasakay sila sa barko. The islanders showed us unusual kindness. So pagdating nila sa Malta, meron ng mga residents doon, may mga nakatira doon, winelcome sila. At dahil po panahon ng taglamig nung mga time na yon, they built a fire and welcomed us all because it was raining and cold. Okay. Paul gathered a pile of brushwood. Alam niyo po yung brushwood, yan po yung mga maliliit na kahoy na pinanggagatong. Okay. And as he put it on the fire, a viper driven out by the heat fastened itself on his hand. Ang viper po ay uri ng isang, walang titingin sa katabi, ahas. Okay, isa po itong uri ng snake. So, sabi dyan, driven out by the heat, fastened itself on his hand. When the islanders saw the snake hanging from Paul's hand, they said to each other, sabi niya, siguro itong taong ito, mamamatay tao. Kasi nilalapitan ng ahas. Di ba? Yung mga paniniwala kapag daw may ahas. Sabi nila, for though he escaped from the sea, kahit daw siya ay nakaligtas mula sa dagat, the goddess Justice has not allowed him to leave. Kasi po ang mga taga-Malta ay pagano. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa ating Diyos, sila ay naniniwala sa nature. Meron silang sariling gods, small letter G, and goddesses. But Paul shook the snake off. Shake it off. Pinagpaglang. Sabi mo sa katabi, pinagpaglang. Tayo, minsan,
yung ahas ni yayakap pa natin eh. Pinagpag ni Paul, yung viper, napunta sa fire, Paul shook the snake off into the fire and suffered no ill effects. So yung mga tao, hinihintay nila na mamaga si Paul or mamatay kasi nga naman pinulupitan na ng ahas. But after waiting a long time, long time, no? Kailan ba matatawag na long time ang isang paghihintay? So medyo matagal, hindi siya saglit. And seeing nothing unusual happen to him, they changed their minds and said he was a god. So akala nila mamamatay si Paul kasi nga naman viper yon, venomous yon. 'Di ba? Venomous yon, ibig sabihin may kamandag. Parang katabi natin. 'Di ba? Venomous siya, meron siyang kamandag, meron siyang poison. So pagdating sa normal, dapat mamamaga, magkakasakit man lang or mamamatay. Kasi nga ahas siya, meron siyang poison. But in short, hindi nangyari yun kay Paul. Okay? So, lahat po tayo, number one point, from this verse is, we will all be tested in fire. Sabi mo sa katabi mo, we will be tested in fire. Alam niyo po ba, sabi dun sa verse, nagkaroon ng viper driven by the heat. Okay, bakit? Kasi alam niyo po, as I did my research, on warm months, yung mga months po na medyo warm. Sabihin, hindi naman mainit, hindi naman din malamig, yung sakto lang. Yan. On warm months, ang mga snakes daw po, gusto nilang pumunta sa mga warm and dry places. Diba? Doon sila nag-i-stay. Pagdating ng gabi, doon sila maghahanap ng prey. Okay? Nag-gets niyo po? Kaya pala, nung siguro naramdaman ng viper from afar, na medyo mainit doon kasi may apoy. Medyo warm kasi malayo pa siya eh. Hindi niya paramdaman yung mismong fire. Diba? Lumapit siya. Okay? Kaya napunta siya kay Paul. Okay? So, in science, kapag ganun daw ang mga snakes, kapag during warm months, sila talaga ay naghahanap ng warm and dry places. Doon sila nag-i-stay. Sabihin mo sa katabi mo, warm ka ba? Alam niyo, ang warm, lapitin ng ahas. Ha? Kaya pala sabi ng Lord, dapat hindi tayo nanlalamig, hindi rin tayo maligamgam, dapat tayo ay nag-iinit. Bakit? Kasi sabi doon sa kwento, nung shinake ni, di ba buhay pa yung viper, lumapit sa fire, dumikit nga kay Paul, di ba? Kasi malapit lang si Paul sa fire dahil nga siya ay nagbabagsak ng mga panggatong. Ibig sabihin, malapit siya sa fire. So, nung lumapit sa kanya si viper, warm si Paul. Kasi malapit siya sa fire. Pero nung shinake off ni Paul, ang viper doon sa fire, namatay ang viper. Ibig sabihin, kapag po yung temperature umabot na sa 90 to 95 degrees Celsius, pataas, di ba? Apoy na yan, mainit yan, hindi na yun kaya ng ahas. Pero kaya nila yung maligamgam. Kaya nila yung warm. Pero pag nag-aapoy, namamatay sila. Amen? Sana po naiintindihan natin kung bakit importante na nag-aapoy tayo sa Panginoon, hindi maligamgam lang. Amen? So, fire provokes vipers first. Ang unang ini-invite ng fire ay yung mga ahas. Sino rito? Nasabi niya na once in his or her life, bakit ganon, si leader, nung tinanggap ko si Lord bilang Lord and Savior ko, dun dumami yung problema. Nangyari po ba yan sa atin? Alam mo kapatid kung bakit? Kasi dati hindi mo nakikita yung problema kasi ikaw yung problema. Iba yung namang problema sa'yo. Pero nung binigyan tayo ni Jesus ng life, eternal life, at naghari siya sa hearts natin, kala natin dumadating yung challenges. Alam mo kung bakit? Kasi nga, fire provokes viper. Fire ka na kasi. Kaya nilalapitan ka ng viper. Pero come to think of it, the viper, kaya lang nila yung heat from a distance. Okay? Kumbaga si Satan, kaya ka lang niyang tuksohin from a distance.
pero hindi niya kayang lumapit sa'yo. Hindi niya kayang hawakan ka. Hindi niya kayang galawin ka because what? You are on fire. Amen. Let this be a lesson to all of us na hindi lang tayo dapat maligamgam na okay na, nagsisimba na ako. Diba? Okay na, hindi ako nalilate sa church. Let's ask ourselves, nag-aapoy ba ako sa Panginoon? O tanong ko yung katabi mo, nag-aapoy ka ba sa Lord? Amen? Kamusta ang ating Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Diba? Tayo ba ay pumapatay ng viper? Diba? O nakakalapit lang sa atin ang viper? O nahahawakan tayo ng viper? Because viper loves warm and cold places. Tingnan niyo yung development ng viper, ha? Warm and dry places, yun lang yung place of rest nila. But, kapag yung warm and dry places na yun, naging malamig, naging cold, dyan sila umaatake. Amen. And alam natin, na kapag maligamgam, papunta yan sa paglamig. Wala namang maligamgam na iniwan mo dyan, pagbalik mo, mainit na eh. Di ba po? Normalidad, kapag maligamgam, tulad nito, kapag maligamgam, ang ending niyan, lalamig. Amen? Kaya kapag maligamgam, ang Kristiyano, sa pananampalataya, iwanan mo yan, balikan mo, ng lalamig na yan. Amen? Amen? Saan tingin niyo sa akin? Di ba? Pero ang fire, di ba? Ang fire, kailangan mo munang pa-cool down ng mga ilang minuto bago hindi siya nakakapaso na. Di ba po? Minsan, pag nagpakulo ka, or pag nagpakulo ka ng water, kahit patayin mo yung apoy, isawsaw mo yung daliri mo sa tubig, mapapaso ka pa rin, tama po ba? Kahit wala lang apoy. Kasi mainit yun. Yung init from the fire na i-transfer dun sa water. Amen? Kailangan mong hintayin ng mga ilang minuto bago siya maging maligamgam. Tama po ba? Bago tuloy ang lumamig. So in short, kapag meron kang fire sa Lord, contagious siya. Nakakahawa, nakakapaso, nararamdaman, halata. Amen po. Pero, ang mahirap, ang isang tubig na mainit, umuusok. Tama po ba? Umuusok. Ang isang tubig na malamig, di ba, ang tawag dito, nagkakaroon ng moist. Pero ang isang maligamgam, wala. Walang reaksyon. Tama po ba? That's why, akala natin, most of the time, yung mga Kristiyano, okay pa. Di mo nakikita eh. Walang epekto, walang reaksyon. Andiyan lang, nagsisimba lang. Diba? Hindi naman malamig kasi nagsisimba pa rin naman, nagbabasa pa rin naman ng Bible, pero hindi na rin umuusok. Amen. Diba? At eventually, yung maligamgam na yan, pag iniwan mo, lalamig din yan. Tama po ba? Nasa first point pa lang tayo. Diba? So balik po tayo, lahat tayo matitest tayo in fire. Through the fire. Di ba? Lahat tayo, matitest tayo sa apoy. Ang question is, ready ba tayo? Ready ba tayo? Diba? Pag nag-aapoy tayo, normal po yan na may challenges sa paligid. Pero lagi niyo pong tandaan, hindi kayang i-contain ng gawa ng devil ang ating init kasi nag-aapoy tayo. Amen. Ironically, sabi sa Bible, sa impyerno, dagat-dagat ang apoy. Pero sabi, tayo mga Kristiyano, mag-init daw para sa Lord. Why? Because it's not literal, unlike ng impyerno, but it's actually the Holy Spirit that gives us fire. Amen. Holy Spirit po ang nagbibigay sa atin ng apoy. Kaya evaluate natin yung sarili natin. Baka naman ang meron ka lang, baka naman ang pinag-pray mo lang na magkaroon ka ay si Jesus and si God. Ha?
Kaya religion lang yung meron tayo. Naniniwala tayo kay Jesus, naniniwala tayo kay God. Pero yung araw-araw na buhay natin, yung lifestyle natin, walang fruit of the Holy Spirit. Check natin yung sarili natin. Meron pa ba tayong love? Meron pa ba tayong joy? Peace? Diba? Ang hirap naman, antok na antok ka na, pero pag matutulog ka, hindi ka makatulog kasi ang dami mong iniisip. Diba? And so on and so forth. At ang dulo po niyan, self-control. Meron po ba tayong self-control? Ha? Sa pananalita, sa actions, at sa pagpo-post sa social media. Meron ba tayong self-control? O, tingnan mo yung katabi mo. Sabi ko na, may self-control ka eh. Ba't hindi natin masabi? Pangalawa po, sana may pangalawa? We can be cured by fire. Okay? Sa mga sino rito yung mga nagpapamasahe? Di ba po, pag nagpamasahe kayo at natry nyo na yung ventosa, di ba, yung glass, sisindihan yung loob nun, di ba, tas ipapatong sa'yo, sa likod mo. Kaya minsan, yung mga likod ng mga nagpapamasahe may bilog-bilog. Diba? So we can be cured by fire. And in this story, it was raining and cold. Kaya ang gamot nila ay magsindi ng apoy. Mag-bonfire. Diba? So we can be cured by fire. Kaya lang po, kapag plastic, mabaho pag sinunog. Tama. And actually, in science, hindi siya advisable. Diba? Because it affects our ozone layer. Nagkakaroon ng malaking depletion. Diba? So, harmful siya sa paligid. Pero ano po bang pinanggatong ni Paul during this time? Wood. Diba? Wood. At ang kahoy po ay nanggaling sa puno. Amen. Nung pinako si Jesus Christ, ang gamit po ay puno. Actually, it was written in Matthew, in Mark, and in Luke. Sabi po doon, cursed is anyone who is hung on a, hindi sinabing on a cross. Hindi rin sinabing on a wood. Sabi po doon, cursed is anyone who is hung on a tree. Amen? But, it was through the cross that the humanity has been redeemed and has been saved. Kumbaga si Jesus Christ, he was cursed, kasi yung sabi sa Bible eh, lahat ng ipinako, diba? Eh, lahat ng isinabit sa tree or sa wood, cursed. Kaya diba noong unang panahon, kapag may salot sa lipunan, diba, tinatali nila sa ano eh, sa wood, sa mahabang wood, tapos susunugin sa ilalim. Diba? Ganun yung parusa noon. So, ang wood, nag-i-ignite siya ng fire. Amen? Ang wood, nag-i-ignite siya ng fire. Ibig sabihin, tayo po, let us be the wood that ignites fire on someone. Amen? Huwag tayong maging plastic na pag sinunog, mabaho. Harmful. At lalong-lalo na huwag po tayong maging glass. Kasi hindi yun nasusunog. Amen? Ano po yung mga glass? Ito yung mga tao na tumigas na ang puso. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Matigas na ba ang puso niyan? Diba? Sabi po sa Bible, sabi ni Lord sa Bible, papalitan ko ang puso mong bato at papalitan ko ng heart of flesh. Because ayaw ni Lord na meron tayong pusong bato. Eh, kapag pusong bato ka, hindi ka na magmamahal. But ayaw ni Lord nun. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ni Lord nun. At kapag pusong bato ka, hindi mo makikita na magiging blessing ka sa iba. Bakit? Kasi ganito ang mindset mo eh. Ako nga eh, kailangan ko rin naman ng pansinin ako eh. Ako nga, hindi nga nila ako pinapansin eh. Bato na yung puso mo eh. Eh bakit? Siya nagkamali eh. Siya mag-sorry. Amen? Pero kapag tayo pala, wood, we can ignite fire on someone. Lalo na yung mga, yung alam niyo po, yung, di ba pag nagbo-bonfire ka, of course, umpisa may wood yan.
Pero pag mamamatay na yung apoy, di ba, they add more wood. Tama po ba ako? They add more brushwood para mag, lalong magningas yung apoy. Alam mo kapatid, pwede kang mag-start ng fire sa ibang tao, pwede ka rin magpatuloy ng fire sa ibang tao. Ibig sabihin, yung word ng Lord, sabi nga sa Bible, first, you preach it to the Gentiles. Ibig sabihin yung mga wala pang knowledge about Jesus Christ, be the fire. Second, you preach the word doon na sa mga Israelites, pero nag-grow cold na. Ibig sabihin, first, you preach the word of Jesus Christ doon sa mga wala pang relationship kay Lord. Second, you preach the word of Jesus Christ doon sa may relasyon na sa Lord, pero paandap-andap. Pero papunta na sa panlalamig. Amen? Ibig sabihin po, ang ating mga churchmates, di ba? Ang ating mga churchmates ay ating ring accountability. Amen? Oh, Kristiyano naman. Diyan mo naman yan. Kristiyano pa naman yan. Nagsisimba pa naman yan. Tapos ganyan yung ugali. Diba? Minsan, it's easier to judge. Pero lagi po nating tandaan na tayo po, ang Kristiyano dapat nagkakaisa. And we pray for one another. Amen? We ignite fire on one another. Amen po. Hindi pinagchichismisan. Hindi rin ginajudge ang isa't isa. Kung meron tayong nakitang kapatid na medyo parang papunta na sa maligamgam at panlalamig, pag-pray po natin. Let us be the fire that ignites on someone. Amen po. Tayo po ba ay nagko-commit na ipapanalangin ang ating mga churchmates? Lakasan natin. Tayo ba ay nagko-commit na ipanalangin ang ating churchmates? Amen. Hindi yung cell group lang ni ganito kasi cell group lang ni ganito yung mabait sa akin. Di ba, cell group lang namin pagpe-pray ko. Kasi para kami yung pinaka-blessed. Di ba, wala na po tayo sa ganon, ha? Sabi mo sa katabi mo, wala pong kanya-kanya dito. Lahat po tayo, mahal natin ng isa't isa. Amen. Amen. Tingnan ang paligid. Tingnan ang bawat tao at ngitian. Ayan. Kaya po we encourage, no, especially sa ating mga kabataan, na magmano, batiin ang ating mga titos and titas, ang ating mga senior citizen, alalayan, maging mabait tayo sa lahat. Amen? Amen ba doon, Fish Jen? Amen. Ayan. Huwag pipiliin. Love natin ang lahat. Pangatlo, sana ba ako? Pang-apat, we are safe in the fire. Okay? We are safe in the fire. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, when Paul shook the snake off into the fire, namatay yung viper. Okay? Namatay yung snake. Amen po ba doon? And so, hindi nag-swell, hindi tumagal yung snake or maybe yung venom, hindi nakapasok sa katawan ni Paul kasi shinake off niya nga sa fire. Ba? Kapatid, kung iniisip mo na mas mapapagod ka kapag naglingkod ka sa Diyos, mali ka. Mas nakakatakot po pag lumalayo tayo sa Diyos. Amen? Sabi po sa kanta, I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. Maging goal natin everyday na kung nasan si Lord, nandun ka. Amen? Sabi doon, I don't wanna worship from afar, draw me near to where you are. Baka naman kasi, ano lang tayo eh, nag-o-observe. Ayan, pumunta ka sa church, nakita mo yung worship team, tumutugtog sila. Diba? Pinapakinggan mo sila, nanonood ka sa kanila, pero hindi ka makapasok sa worship. You're just singing from afar. Wala ka doon sa presence ng Lord kasi nag-o-observe ka lang. Amen. Especially sa ating mga ministers, baka masyado na tayong contaminated sa isip natin na gagalingan ko mag-perform today because it's Sunday para walang evaluation mamaya pagkatapos ng service. But you're no longer worshiping. Amen? Lalo na kung hindi ka rin nagmi-minister. Punta ka lang sa simbahan to clap your hands. Sana maging goal natin na whenever we come to church, two things.
We want to worship the Lord in spirit and in truth, and we want to be changed. Amen. Sabi doon, sambahin natin ng Diyos sa spirito at sa katotohanan. Kaya hindi natin maluloko si Lord. Kahit maganda ang boses mo, kahit nagsi-second voice ka pa, o third or fourth, yeah? Kahit maaga ka sa simbahan, kapag nag-worship ka from afar, ang hirap makarinig ng message from the Lord. Kasi tayo ay observant, pero hindi worshiper. Amen? Pero kapatid, kapag ikaw ay nasa apoy, ligtas ka. Sabi mo sa katabi mo, pag nasa apoy ka, ligtas ka. Diba? Amen? Hindi po yan sa impyerno po ha, hindi po yan yung tinutukoy ko. Sabi yan, pag nag-aapoy tayo sa paglilingkod, sa pagsamba sa Panginoon, safe tayo. Huwag po nating isipin na yung pag-ministry para lang sa ganito yan, para lang kay ganito yan, hindi po. And guess what? Good news. Because all of us have been given a chance to minister once in a while. Po, last time po, yung couples po, couples department po ang nag-production. Tama po ba? Ano po sila? Nakita natin, sila, si Ate Lea po, kumanta, si Tita Cecil, di ba? Sila Tito Lito, nag-usher and Marshall, di ba? And then the rest. So lahat tayo, naranasan natin mag-minister or nararanasan at mararanasan natin mag-minister sa Panginoon. Amen? Simply because dahil sa biyaya ng Panginoon, binigyan niya tayo ng ganong privilege. Amen po ba doon? Hey, huwag mo isipin na na-assign lang kasi ako eh. Kasi kami kayong naka-assign eh. No. But every time magbibigyan tayo ng chance to minister before the Lord, sabi mo nga sa katabi mo, itodo mo na kapatid. Diba? Bakit tayo nagre-reserva? Para saan yan? Amen? And yung viper, pag-usapan po natin yon. Yung viper, actually, ang topic natin is building on fire. Yung ikaw yung magsisindi ng apoy. Yung ikaw yung gagawa ng apoy. Kaya lang, yung viper, siya yung kalaban ng building on fire. Paano ka makakakuha ng brushwood kung doon sa pupuntahan mong mga puno, maraming ahas? Ang hirap pumutol ng kahoy. Po. So, viper can be your excuses. Okay? It can represent our excuses. Hindi ka nag-iinit sa Panginoon because of your excuses. Ay, busy kasi ako sa work eh. Dalawa kasi trabaho ko eh. Isa sa gabi, isa sa umaga. Diba? Saan ko pa isisingit dyan yung paglilingkod? It can be your excuses. Okay na ako, sila na lang. Bakit? Ginagawa ba nila yung ginagawa ko? We have a lot of excuses. Kaso, paano kung si Lord naman yung may excuse not to bless us? Diba? Sabi ng Lord, hey, huwag na, mayaman ka na eh. Iba na lang. Hey, huwag na, nagtatrabaho ka na, diba? O, kaya mo na sarili mo. Paano kung ganun sabihin sa atin ng Lord? Amen? Diba? Ang hirap nun. Amen po ba doon? Amen. Kaya, patayin natin ang ating mga excuses, dalin natin sa apoy. Shake it off into the fire. Amen? Meron pa bang natitirang excuse not to be on fire before the Lord? Pasunog natin sa Panginoon. Amen? Well, first and foremost, when we receive the salvation, it is, of course, through Jesus Christ and through our maybe cell leaders or yung nag-invite sa atin, yung nag-share sa atin ng one verse, di ba, yung nag-invite sa atin sa church. So gumamit ang Panginoon para ma-receive natin ang si Jesus Christ as our Lord and Savior. Pero after that, di ba, after that, ikaw na yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na yon. Hindi mo pwedeng gawing excuse yan. Hindi nyo kasi ako pinagpe-pray. Di ba? Kasi ito lang kasi tinuro sa akin eh. If we want to maintain our relationship with the Lord, tayo na yung mag-e-effort. Amen po ba doon? Yun yung hindi na libre kasi yun na yung pag-e-effortan natin. Amen. Amen po ba doon? Yan. We need to add fuel to our fire. Maaring nung sineran ka ng love ng Lord, nasindihan yung apoy. But take note, we need to add fuel para hindi mamatay ang apoy. Amen.
Amen po. Kaya meron tayong cell group, meron tayong devotion, meron din tayong process. Di ba po, nagsisimba tayo. This all add fuel to our fire para hindi po mamatay. Kaya po huwag natin ini-neglect ang coming together to worship the Lord. Kasi yan po ang sinabi ng Bible. Do not neglect holy gathering, sabi po sa Bible. Pangalawa, viper can be your garbage thoughts. Ang basura, di ba? Yung iba, sinusunog nila yan. Baka naman yung utak natin puro basura. Hindi lang diyan yung mga obvious na kalaswaan, kayabangan, baka po yung utak din natin puno-puno rin ng bitterness sa ibang tao, ng hindi pagpapatawad, ng pag-iisip ng masama sa kapwa. Yeah, nakangiti ka, kinakamayan mo, pero sa totoo lang, pangit ng suot nito. Hindi bagay sa kanya yung suot niya. Di ba? Kung magiging friend ka, alam mo sis, mayroon akong damit na ibibigay sa'yo. Feeling ko bagay yan sa'yo. Di ba? Okay yun. Pero kung i-judge natin ang ating mga kapwa without compassion towards them, kailangan po natin ipasunog sa Diyos ang ating mga basurang kaisipan. Amen po? Romans 12:2. Sabi doon, be transformed by the renewing of your mind. At hindi po marerenew ang mind mo hanggat hindi ka bumabalik sa fire ng Lord. And then lastly, viper or the snake can be our dry spirituality. Di ba po, kapag nagwalis ka sa bakuran, lalo na ngayon, no? Panahon ng tagtuyot. Di ba? Lalo na sa panahon ngayon. So, yung mga dry leaves, ang ginagawa ng iba dyan, sinisigaan. Tama po ba ako? Sinusunog. Kapatid, kapag ikaw ay naging dry na sa iyong spiritual life, magpasunog ka na sa Diyos. Amen. Kapag ikaw ay parang feeling mo nanunuyot na ang relasyon mo sa Panginoon, throw yourself into the fire. Punta ka sa Lord. Magpainit ka sa Panginoon. Magbasa ka ng Bible. Umawit ka ng praise and worship. Nagpupuri ka sa Lord and then pray. Cry out before the Lord. Set time. Amen? Kaya magpatulong tayo sa ating mga cell leaders, sa ating mga pastors. Panginoon, pastor, leader, pray for me. Kasi feeling ko nalalamig ako. Feeling ko nanunuyot na yung pananampalataya ko. Let's ask help. Amen po ba doon? Let's all stand. As our conclusion, sabi po dyan, building on fire is burning our own desires. Building on fire is burning our own desires. Mahirap pong mag-build ng fire kung ang binibuild mo ay sarili mong gusto. Okay? Kapag nagbibuild tayo ng fire, we need to get something from the Lord. Kailangan si Lord yung masunod. At kailangan wala yung sa atin. Amen? Sabi nga po, di ba? As God increases, we decrease. Sabi mo sa katabi mo, walang sayo, bes. Sa likod mo, walang sayo, bes. Lahat sa Panginoon. Amen? Let our lives be built on a solid foundation and that is through the Holy Spirit. Pag meron tayong Holy Spirit, the Holy Spirit will guide us into all truths. Hindi ka maluloko. Amen. Hindi ka magkakamali sa desisyon. Meron kang kapayapaan. Wala kang kaaway. Mabubuhay ka sa pagmamahal at pag-unawa at pagpasensya at kabaitan at pagiging tapat. At higit sa lahat, masaya ka pag may Holy Spirit ka. Pero you know, kung wala kang ganun sa panahon ngayon, you are exactly in the right place, kapatid. Because our church is a hospital for those who are sick, for those who are sinners. Pero wala pong gumaling nang hindi siya aware na may sakit siya. We need to bring it before God. Lord, ito yung viper ng buhay ko. Lord, ito yung panunuyot. Ito yung panlalamig. Offer it before God. Hindi pa sunog mo sa Panginoon. Amen po ba doon? Lahat tayo, ang
ang pagtawag po sa atin ng Panginoon ay personal. Hindi para lang sa mga nagmi-ministeryo, hindi para lang sa anak natin kasi bata pa sila, hindi para lang sa asawa natin kasi siya yung nananalangin. Personal. Kapag sa tingin mo po, kinakausap ka ngayon ng personal ng Diyos, huwag po tayo magbingi-bingihan. Let's respond to God's message. Respond. Lord, how can I build fire in my life again? How can there be fire in my family again? Sabi po sa Bible, let us build our altar. Amen? Ang ating pong offering. Sa time ng Old Testament, ang offering po, sinusunog yan. Diba? Hindi ka mag-offer ng raw, ng hilaw, pero kailangan mong sunugin. Anong pwede nating i-offer sa Lord today na kailangan mo nang dumaan sa apoy bago maging katanggap-tanggap sa Diyos? Sige po, in the atmosphere of praying, talk to the Lord. Personal. Pakinggan po natin ang message ng Lord personal sa atin. Let us build fire. Let us rebuild fire. Ulitin ko po, hindi katanggap-tanggap sa Panginoon ang malamig o ang maligamgam na offering. Kailangan yung umuusok, yung nagiinit. Amen. And I invite everyone, kung gusto nyo pong mag-build ng fire, or if you feel like God is calling you to build fire on someone, on other places, lumapit po tayo sa unahan. Tayo po yung manalangin. Of course, there is nothing here in front. But as a gesture of responding to God's calling to build this fire in our homes, in our communities, lapit po tayo sa unahan. Personal. Doesn't matter kung malayo na ang inilayo mo sa Diyos. Doesn't matter kung makasalanan ka. Doesn't matter kung hindi ka active sa church. Wala pong pakidyan ng Panginoon. But God wants to hear your yes, Lord. God wants to hear your response to His calling. Habang po tayo ay nasa unahan, maging po sa mga nasa likuran, purihin po natin ang Diyos. Maging malaya po tayo sa pag-worship sa Lord. Come on. Mawala natin yung sarili natin to worship. The fire of God. Kapag hindi mo maramdaman, lumaban ka. Kapag nalalamig ka, kapag wala kang pakialam, wala kang maramdaman, itapon mo lalo yung sarili mo sa apoy. Yeah.
sense that there are people here who want to pray, pero hindi makapasok sa prayer. There are people here who want to worship, but a spirit of Python lingers around. And so I invite every cell leader here, every primary 12, if we can just pray for these people, na makapasok ang apoy at ang presensya ng Panginoon sa kanya. Come on. Invite the cell leaders to pray for these people. Lapitan po natin natin ang mga tao. Tayo po'y manalangin. Mag-pray natin sila. Worshiping. Again, it's personal. It's just between you and the Lord. Baka masyado na tayong naging entitled at mayabang. Kaya hindi na makapasok yung apoy sa buhay natin. Kasi ang dami na nating nasabi. Pwede tayo magpakumbaba sa Diyos ngayon. Pwede kang lumuhod. Lord, sorry. Masyado na tayong naging mataas. Panginoon, maraming salamat sa bagong buhay na binibigay mo sa amin, sa bagong kwento, sa bagong testimonies ng buhay namin. Thank you, Lord, for renewing us. Lord, the old has gone, the new has come, in Jesus' name. Lord, it is no longer I who live. It is no longer us who live. But Jesus Christ lives in us. Thank you, Lord, because kasama namin ang apoy, Panginoon, patuloy kaming mag-aapoy sa presensya mo. At ang apoy na to, nakakahawa kahit kailan, hindi mawawala, hindi rin matitiin. Thank you, Jesus. And Lord, for our next project, we will be on fire in our homes, in our community, in our classrooms, in our marketplaces. Thank you, Jesus. May you be all the glory forever and ever. In Jesus' name we pray, and everybody shout.